Maswerte at mabangong araw mga frenny, okay? Mabango dahil ang topic natin ngayon ay pabango. By the way mga frenny, I'm doing a voiceover in this video kasi medyo maingay ang background ko nung finifilm ko ito, okay? So going back to our topic, isishare ko sa inyo ang personal thoughts ko sa perfume brand na talaga nga namang talk of the town ngayon. Ito ang Perfume Dessert by London. As you can see sa clip kanina, meron tayong 7 pieces na products dito. 6 pieces are perfumes and 1 piece anti-bac perfume hand gel. Lahat ay mula sa brand ng Perfume Dessert by London. Unahin ko na itong kanilang anti-bac hand gel. Ang meron sa akin ay ang strawberry shortcake na scent or flavor, ano mang tawag nyo doon. And sa pagkakalam ko, meron silang 6 variants ng hand gel. Isisingit ko dito yung clip. Itong nasa akin, which is ang strawberry shortcake na scent, ay nakalagay sa 29ml super cute plastic flap bottle. Yung packaging niya, okay for me kasi kahit sa packet madadala mo and even isabit mo lang sa mga zipper ng bag mo or sa keychain, ganyan. Sa smell naman niya na strawberry shortcake, alam nyo na, imagine nyo na kumakain kayo ng strawberry cake. Ganun po. Malambot naman sa kamay but hindi siya ganun katagal yung scent. Maybe because hindi naman ito literal na pabango kundi hand gel, pero mabango pa din naman siya. If I'm not mistaken, meron silang almost 25 to 30 plus na scent. Imagine you guys, ang dami nyong pagpipilian na pabango. Pwede kayong mag-order through online or may physical stores din sila. Sumunod naman ay itong Perfume Dessert Hennessy Edition in the scent of Amber and Bluebell. 10ml ito, but I think meron silang mas malaking size para sa scent na to. Ganito siya, parang mas malaki pa yung dangkal ko, nakita nyo naman, and dun kayo magbase kung gaano kalaki ang bottle ng 10ml nila. So, spray natin. Yung amoy niya parang hinog na guyabano. Diba mabango yung guyabano? Ganun siya na may halong banana cake. Hindi siya matamis na scent for me ha. Magkakaiba naman tayo ng scent eh, or ng sense of smell or skin chemistry. Maaring ganun ang amoy for me and hindi rin sa inyo. Ganun. Vice versa lang. Ito yung scent na pangdalaga, yung fresh lang ba? Paglabas mo ng bahay, bagong ligo, ganun. Hindi siya boring na pabango. May mga pabango kasi na, alam nyo yun, masabi lang na pabango, yun na yun. Itong Amber and Bluebell, iba. Pwede mo itong maging signature scent. Kumbaga ito yung mga tipo ng scent na alam na hindi madaling kalimutan. Rare, kumbaga. So, thumbs up dito, mabango at tumatagal ang scent. Sumunod naman under Hennessy Edition pa din, itong kanilang 10ml Plum and Black Low Cost. May pagkaamoy siya ng nuts like almonds. Habang tumatagal, lumalabas yung scent sa kanya. Parang pang 20s yung scent niya. I mean, nasa mga age na 24 pataas, yun yung bagay sa mga ganong age. And nahahaluan yung amoy ng konting-konti lang naman na powdery scent, which is maganda kasi akala mo, yun na yung scent niya pero may mas mabango pa pala sa kanya. Thumbs up para dito, okay din siya at tumatagal. Sumunod naman ay itong under pa din sa kanilang Hennessy Edition, ang Juicy Pear and Corvette. 30ml, as you can see, ang cute ng box nila, ng packaging nila, okay na okay, para akong magbubukas ng napakalaking lipstick or lip tint. Yung scent niya, juicy talaga, I think makukonsider ko itong matamis or sweet scent ito, na may pagkaamoy galing ka ng abroad, ganon, social yan, para to sa mga working girl or yung tipong nasa level ka na
ng maturity, ganun. Yung scent niya na may pagka-sexy ang dating, yet formal pa din ang aura mo, ganun. Kung familiar kayo sa Cadencia perfume, yan. Parang may pagkaganon yung scent niya, pero mas mabango ito kaysa doon sa sinasabi ko. So, thumbs up for this, and again, tumatagal ang bango niya. Sumunod naman ay ang kanilang apple pomegranate salad scent. Explain ko pa ba yun na yun na talaga guys, yung amoy niya. 30 ml, and ganun pa din yung packaging niya, which is cute. Yung scent parang pwede sa lahat ng age and status. Sa una pagka-spray, para kang nag-spray ng color blue na baby cologne ng Johnson's. Yun, pag nadamihan mo, ganun yung amoy niya. At habang tumatagal, lalabas na yung scent niya na amoy baby powder. Parang may pagka-powdery kasi ito eh. Ang bango niya, mga friend, I promise. Ito yung chill moment lang, relax na scent na may pagka-fresh ganun. I think mga batang 90s ang makaka-relate dito if sasabihin kong kasing amoy niya yung scent ng Angel's Breath na baby powder or yung perfume na ganun, ganun na brand. Medyo may kahawig sila sa scent. So, thumbs up din dito kasi mabango talaga, as in sobrang mabango and tumatagal. Sumunod naman ay itong nakalagay dito, ang kanilang Peony and Red Apples, 30 ml, packaging, ganun pa din, same sa mga nauna. Yung scent niya parang pwede sa lahat ng event, kasal, party, or anything na invites, ganyan. May pagka-sexy din at yayamanin ang amoy. Ang bango as in. Gusto ko, as in. Nagahalo yung scent na parang may bulaklak na medyo may pagka-fruity and powdery yung scent. Ganun yung amoy niya. Pag makikipag-date ka, pwede din ito. Mabango siya. Hindi nakakasawa. Para kang naka-perfume ng 15K pataas. Yun yung amoy niya, ha? And sobra as in. Mabango rin siya. Thumbs up for this at tumatagal pa din. Before tayo magpunta sa last battle, remind ko lang kayo, mga frenny, ang Perfume Dessert by London ay very affordable at lahat ng scent talaga ay tumatagal. Gaya nitong last review ko, which is ang kanilang 50 ml Sakura scent. Ganito ang box niya. Nakita nyo naman, hindi papahuli sa packaging, lumalaban sa mga kilalang perfume brands na mamahalin, di ba? Yung scent nito kakaiba sa lahat. One of the must have ko talaga sa mga perfumes ang ganitong scent. Grabe, as in grabe talaga. Para kang laging bagong ligo dito sa amoy na to. Yung tipong from head to toe, ang bango-bango mo. Para kang gumamit ng pabangong, alam nyo yun, yung mabango yung shampoo at sabon, ganun siya. As in fresh na super sexy, ganun. Yung expression na mapapa-wow, ganun. Ganun guys, itong pabango na to, as in sobrang bango. I swear, uulit-ulitin ko, sobrang bango po ito. Itong scent na to, isa to sa pinakamabango na scent nila. Ito yung may mga kadil ka tapos mag-stay yung scent mo sa kanila. Ganun siya, pwedeng-pwede mo din tong gawing signature scent mo. Hindi ka mapapaya sa scent na to. Sobrang bango niya. Yung bango niya, hindi siya matapang. Yung tipong hindi nakakasawa. Warm lang siya pero sobra talaga. Hindi siya yung tipong exagger or yung may pagka-exaggerate yung amoy. Ito, simple lang to eh. Pero sobra talaga siyang bango. Hindi ka magsasawa or yung makakaamoy nito, hindi maiilang sa'yo. Ganun. May amoy din siya na parang binibake na cake or na tinapay. Basta kakaiba. Hindi to sweet scent, mga frenny, ha. Imaginin mo na nasa isang garden ka na may fountain, tapos punong-puno ng mga bulaklak. Ganun siya. I highly recommend this scent, guys. Thumbs up for this talaga. As in, syempre, sobra-sobrang tumatagal at napakabango. Lahat ng scent ng Perfume Dessert by London ay long-lasting, except ang kanilang hand gel. At syempre, hand gel yun, guys, eh. At sobrang quality ang kanilang mga perfumes. Para kang laging nagki-crave ng something. Pag naamoy mo yun, para kang gusto mo kumain ng, halimbawa kung apple yun, gusto mo kumain ng apple, gusto mo kumain ng matamis, ganun. Bukod sa long-lasting, very affordable ito at international made pa from London. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic, just comment down below guys at try natin mag-review ng ibang brand or product. Hanggang sa muli! Salamat!